Okay guys, tuloy-tuloy na po tayo. Ayan, ang unang coin na ating ipakikita ay kay Adonis Sevidal. Magandang hapon, Idol. Error po ba? Tingnan natin, no? Mamaya guys, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel at paki-on ang bell para ma-notify kayo pag may bago tayo. So, ito nga, 10 piso ni Adonis. Meron siyang kakaiba dito sa kanyang rim na parang animoy damage. No? Tingnan nyo yung sides. 10 piso by metallic. Error coin po iyan. Na mapagkakamala ng iba na iyan ay parang na-damage lamang. No? Ito yung Uberse. No? 2010 pala ito. Yan. Makikita mo naman guys kapag damage. Eh. Tingnan nyo mabuti. Oh. Parang nagkaroon siya ng mga extra metal dyan sa side niya. Na parang alam mo yung tapit-pit. Diba guys? Yan yung error. Hindi ko lang masabi kung anong tawag sa error nito, no? Sa rim niya lumabas. So error coin po ito. Nga lang hindi naman ganoon kataas yung magiging value nito balang araw, no. Sumunod itong mga barya ni Alvin. Yan. Alvin Rivera. Ito, salamat sa pag-share ng iyong mga coins, bro, no? At meron ka na palang kompletong set ng 1 piso. Tingnan nyo mabuti guys. Ano? Sabi ko sa inyo, meron pong mga uncirculated condition na mga old PSP series coins. Tingnan nyo yan. From 1995. Diba? Magaganda ang condition. Ayan. Tapos kasama na dyan yung year 2005 na hard to find. Tingnan nyo ang ganda ng condition. Ayan. 2006, semi hard to find. 2007. 2008. Ayan guys, no? Kung kayo po ay may plano na mag-frame ng mga BSP series coins, sikapin po ninyo na dapat ganito kagaganda ang pipiliin ninyong coins. Yan, kasama na rin pala dito yung mga NGC 1 piso. Andyan yung pros, yung low mint mark na rare, 2018 na high mint mark, no? 2019 low mint mark, 2019 upper mint mark, at may mga variation pa yan guys, no? Kung tutusin, no? Hindi pa yan kompleto kasi may mga lumalabas pang mga variation sa mga NGC 1 piso. Ayan yung mga coins ni Alvin Rivera. Ayan, tapos meron din siyang pinakita sa atin na 2018 yung reverse neto, sabi niya ay reverse pros. Ayan, diba, sabi ko lang kasi sabi ko lang merong mga rare variation pa dito sa mga NGC. Kung papansin ninyo, yung kanyang reverse ay pros niya. Diba? Oh. Diba guys, napakaganda ng mga NGC 1 piso na ito. At sa pagkakaalam ko po, no, meron ding ang pros ay yung reverse lang. Kaya sabi niya, yan ay reverse pros coin na hard to find. Check ko lang din. Thanks. So, thanks din Alvin Rivera, no, sa pag-share mo ng iyong mga isang set, no. Kung nga pag-uusapan natin yung value ng isang set mo na yun, eh, ganun kagaganda, aabot ng mga 4K yan, diba? Kasi kasama dun yung year 2005 na hard to find. Kasama din dun yung mga NGC na upper mid mark, no. 2017, mga rare po yun eh. Kaya siguradong meron na pong presyo yan kung ayan po ay ating ipagbibili. Kaya kayo sa mga nagko-collect diyan, galingan niyo ang paggawa ng isang set. Kumpleto na kayo diyan, palitan niyo yung pinakamagaganda na inyong makokolekt para ilagay sa inyong mga frame. At kasama rin dito sa koleksyon ni Alvin yung mga NGC na merong extra leap errors. And meron na rin po tayong mga ganyan, you know. At ito din yung isa niya na tingnan natin, ano. At meron pa siyang isang set na BSP series coins from 1995 to 2017, including yung NGC from 2017 to 2019. Ayan, no? Ang gaganda guys, no? Diba? Ako nga din guys, no, pinipili ko na yung mga, kasi nagpaplano na rin ako na magbubuo ng isang set. Pipiliin ko yan from 1995 hanggang 2017, eh yung talagang pinakamaganda hanggat maaari, eh, mga uncirculated. Kung walang uncirculated, dapat at least extremely fine ang inyong isasama sa inyong ipiframe.
Kasi pag na-frame mo na yan, baka bigla mo maisipan palitan, di babaklasin mo na naman yung bariyang na isama mo sa frame. Papangit na. So dapat, huwag kayo magmamadali. Pag talagang sa tingin nyo, uncirculated lahat ng inyong hawak kasama yung year 2005, saka nyo gawing frame. Katulad nito, itong isang set niya hindi pa na ilalagay sa frame. So ready na naman itong ilagay sa frame. No? Ayan, congrats sa iyo Aldin at meron ka ng ilang set ng BSP series coin. Ayan, sumunod naman tayo kay Alvin din. Pero si brother Alvin Yatko naman, sharing lang po. If you still remember, same of our old coins. Back away ko sa mga nakaabot ng barya, ayan. Barya, power of 1970s. Ayan, yung mga nakaabot dito guys, no? Relate na relate kayo dito. At tingnan ninyo, yung kanyang collection, naka-frame na rin siya. At minapansin ako, merong nakasulat sa baba, itong 50, isang order ng ulam na buffies. Ayan, yung panahon na yan talaga yung mabibili dyan. So, okay itong collection mo, Alvin Yatko, no? Diba? Ayan pa, oh. Yung isang sentimo, 10 sentimo, isang Nutriban. Yung Nutriban yung dati, nung nag-aaral tayo, diba? Free yan sa school, no? Ayan, meron pa rito. Ano pa ba? Isang basong sagot gulaman. Ayan ang mabibili mo sa 5 centavo nung araw. Isang tasang sopas. Diba? Isang order ng ginisang munggo. Ayan yung mabibili nung araw. Pagka mumura lang. Eh ngayon guys, ano bang mabibili natin sa mga barya natin? Diba wala eh, no? Kung meron ka lang isang piso, isang candy lang ang mabibili mo ngayon, diba? Pero kung ikaw ang bibili naman ng barya na hard to find katulad ng year 2005, gagastos ka na kung ikaw ay magkukulik. So nagiging valuable kasi, diba? Nagkaroon kasi ng mga collector's value or collector's price sa larangan ng pagkukulik, kaya naging ganun ang presyo ng mga hard to find BSP series coins. So sabi ko nga sa inyo, bariya man yan, pero may halaga po iyan dahil sa mga bariyang yan nakaukit ang mga kasaysayan, diba guys? Alright, bawalan tayo magtapos guys, natapusin ko na to dahil umuulan na po at hindi na maganda sa pandinig, no? Pag yung background ng ulan ang inyong marinig. Huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe syempre at paki-on ang bell para updated po kayo guys. Maraming salamat po sa mga baguhan at sa mga datihan na sa ating channel. Hanggang sa susunod po guys, no? Itakis tayo ha. God bless you all.